po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Vicente de Paul. Pari, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-alab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kaniyang minahal at makapamuhay ayon sa kaniyang ipinarangal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami makaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang na matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muling ninyong isinili sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin.
naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya. Kaya, binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan sa aming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahango, niya't binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga Hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoon Diyos at ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbao ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alingmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila.
Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na isinugo ng ating Panginoong Hesus Nazareno ang 12 para sa kanilang unang misyon. Para po bagang first-hand experience. Ito yung una nilang experience o karanasan na humayo at ipangaral ang mabuting balita. Pero atin pong pinakinggan ng mabuti. Ano ang unang kapangyarihang ibinigay sa kanila ng Diyos? Ang kakayahang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Isang napakalaking kapangyarihang nang gagaling sa Diyos. Bakit unang-una ang magpalayas ng demonyo? Ibig sabihin po, totoo ang demonyo. Ibig sabihin po, kasama ng tao na nabubuhay ang demonyo sa kaniyang kapaligiran. Nang ibig sabihin po, kayang kontrolin ng demonyo ang tao pag siya ay wala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang unang-unang ibinigay ay ang kapangyarihang magpalayas ng demonyo para magawa nila ang kanilang misyon. Isang kaganapan at karanasan ng mga alagad na sila ay hindi makikipaglaban sa imahinasyon ng tao kung hindi sila ay makikipaglaban harap-harapan sa totoong demonyo. Dahil nung panahon nila, ang demonyo at sakit ay magkakampi. Nagkakasakit ang tao dahil sa kagagawan ng demonyo. Atin pong tingnan, atin pong pagnilayan na ang demonyong alam natin, ano po bang itsurang alam ninyo sa demonyo? Maitim, di po ba? May pakpak, may sungay, may buntot. Yun ang tipikal na demonyo na alam natin. Hindi po. Hindi po magpapakita ang demonyo sa ganong simboliko o itsura dahil matatakot ka. Hindi ka tatakutin ng demonyo. Ano po ang ginagawa ng demonyo? Inaakay ka. Kung magpapakita siya sa iyo ng maitim, may sungay at may buntot, siyempre matatakot ka. Ano ang gagawin ng demonyo? Mag-mutate. Ang demonyo po ay nagbabagong anyo ayon sa kahinaan ng tao para makuha niya at maloko niya ang tao. Ito po ang demonyo ngayon. Ayokong sabihin tumingin kayo sa katabi nyo, ha? Ang gusto kong sabihin, ang demonyo kayang magbait-baitan at kayang sabihin ako ay mabuti. Halimbawa, may isang magandang babae. Napakagandang manalita. Kuhang-kuha ang iyong tiwala. Pero, scammer pala.
Di ba? May mga lalaking ang gagaling manligaw. Talagang papasukin ang iyong puso. Pero sa totoo lang, 10 na ata yung naging asawa. May mga nagtitinda na magagaling ang mga bokadora. Bili po kayo. Fresh po iyan. Bagong-bago. Yun pala, botsa na. Ganon ang mga demonyo. Gagamitin ang pagkakataon at sitwasyon upang ang tao ay lokohin. Dahil kung saan mahina ang tao, doon papasok ang demonyo upang ikaw ay kaniyang maaki. Mahina ka sa pera? Dadalihin ka ng demonyo sa pera. Bibigyan ka ng maraming pera para kalimutan mo ang Diyos at ang pera ang iyong maging Diyos. Babaero ka. Guwapo ka. Bibigyan ka ng demonyo ng maraming babaeng aaligid dahil alam niyang iyon ang iyong kahinaan para ikaw ay bumagsak at maging kakampi ng demonyo. Ano ba ang hindi kayang gawin ng demonyo? Ang hindi kayang gawin ng demonyo ay ang lumuhod at magpakumbaba sa Diyos. Dahil palagi siyang nakikipagkumpetensya sa Diyos. Pero ang demonyo never will say, "I'm sorry," and never will say, "I believe." Dahil naniniwala lang siya sa kaniyang sariling kakayahan. Pero tayong naniniwala sa Diyos, tayong naniniwala kay Jesus, kayang-kaya nating lumuhod sa kaniyang harapan dahil tayo'y naniniwala na ang kaniyang pag-ibig, pagpapatawad at ang kaniyang kaabahan ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y mabigyan ng biyaya ng pananampalataya. Ang taong hindi marunong magpakumbaba sa Diyos ay alipin ng demonyo. Ang taong matataas ang ere at pride ay alipin ng demonyo. Kaya nga galit ang demonyo kay Mama Mary. Dahil si Mama Mary ang nagbigay ng halimbawa ng totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo lamang ay gagaling. Magkakaroon lamang tayo ng kagalingan sa ating nararamdaman kung kaya nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kahit kayo, kahit tayong lahat, kaya nating magpalayas ng demonyo, lalong-lalo na ang demonyo sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagsunod at pagluhod sa harapan ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos, Ama, upang maging lingkod na nagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan, naway patuloy na mag-anyaya
at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano, naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at di pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nagbibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbunyi ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kaniyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugud-lugud sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesus Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
natatakot kung ako'y laging nasa piling na. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha, kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ang kaniyang pagtangtangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazareth.